Ang Yellowstone Supervolcano ay isa sa pinakamalaking bulkan sa buong mundo na kung saan, sabi ng mga scientist, around 640,000 years ago daw ay nakapatay ito ng tens of thousands ng mga living beings. At ika pa nila, ito raw ay mangyayari ulit anumang oras sa panahon natin ngayon. At kung ating mapapansin, may 20 na supervolcanoes sa ating mundo at ang kanilang pagsabog ay makakapag-provoke daw ang climate change at global cooling na ito ay malapit na mangyari. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Saka pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Isa sa mga pinakamalaking mga bulkan sa Pilipinas ay ang Bulkang Mayon na nagpapadya na ito ay anytime nasasabog na. Gayon din ang Bulkang Anlaon at ang Bulkang Taal. Ngunit hindi pa natin napapakinggan ang patungkol sa pinakamalalaking mga bulkan sa buong mundo. Isa na dito ang Yellowstone Supervolcano na pwede itong sumabog anytime at umaabot ang kanyang lava sa 1,200 degrees at umaabot ito ng 5 kilometro sa teritoryo ng United States at halos buong United States ay makocover ng mga ash at maraming mga tao ang kikitili nito kung ito ay mapoprovoke na sasabog. Gayun din ang Toba Supervolcano na sinasabi ng mga scientists ito raw ay last na sumabog hundreds of years ago pa na nag-lead sa paglamig ng ating planeta. At sabi pa ng mga scientists ang Toba Supervolcano eruption ay malapit na namang mangyari sa ating kasaysayan ngayon. Isa pa sa kinatatakutan ay ang Krakatoa. Dahil sa kasaysayan, ang Krakatoa eruption ay ang pinakamaingay na eruption na nakarecord sa kasaysayan ng mundo na umabot ng 36,000 na mga katao ang pinatay nito at nakapag-create ng worst consequence ng pinakamalaking tsunami na kumihitil ng napakaraming buhay sa mga kalapit na coastal zone at mga neighboring islands. At kung ating makikita mga kaibigan, ito lamang ang mga example sa 20 namang supervolcanoes na malapit na sumabog dahil na rin sa pagpoprovoke dahil sa climate change. At kung ating mapapansin, pag nangyari ang pagsabog ng mga bulkan na ito, ay magkukos ito ng anti-greenhouse effect na magtitrigger daw ng global cooling at magiging winter ang buong planeta. Dahil ang mga bulkan ay nakakatulong para ma-neutralize ang temperatura sa ating planeta. At kung ito ay sasabog ng halos sabay-sabay, ay makakaranas tayo ng winter sa buong planeta na ayon din sa mga scientist. At ika pa ng mga scientist, ang mga supervolcanoes na ito ay anytime ay magigising na ito at ito ay naka-scatter all over the Earth's surface. At ang karamihan nito ay located sa China at North Korea. Kaya naman kung ating mapapansin, naniniwala ko na sa pagdating ng panahon bago darating ang ating Panginoong Diyos ay sasabog ang mga bulkan na ito at ang mga tao na hindi nananampalataya sa kanya ay sila ay mapapahamak. Ngunit ang mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos ay sila ay maliligtas. Na ito ay binabanggit din sa libro ng Revelation na matitinding mga katastrofe ang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 64 verse 1-5. Bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga mundok ay manginig sa takot sa iyong harapan? Sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan nang ikaw ay tumating sa nakaraang panahon. Gumawa ka ng mga bagay na kapangilabot na hindi namin inaasahan.
ang mga bundok ay nanginig sa takot ng ikaw ay makita. Sangkatauhan ay wala pang nakikita o naririnig na Diyos maliban sa iyo. Ikaw na tumutugon sa mga dalangin ng mga umaasa sa iyo. Tinatanggap mo ang mga taong nagagalak, gumawa ng tama. At sila na sa iyo'y nakakaalala sa nais mong maging buhay nila. Ngunit kapag patuloy kami nagkakasala, ikaw ay nagagalit. At sa kabila ng iyong buot, patuloy kami sa paggawa ng masama. Tunay nga mga kaibigan na ang mga tendency na ang isang dahilan kung bakit sasabog ang mga super volcanoes ay dahil ito ang panahon ng paghukom ng ating Panginoon. Dahil sa mga kasalanan ng mundo, sa kasamaan na walang batid na ginagawa ng tao, may patutunguhan ang mga bagay na ito. Kaya naman ang mga bulkan ay maaring sumabog anytime bilang paghukom ng ating Panginoong Diyos sa mga tao na masasama. Ibig sabihin, ang mga tao na hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Ipanalangin natin na ang lahat ng mga tao ay maging handa, makilala nila ang ating Panginoong Hesus at lahat tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan upang tayo rin ay maging ligtas sa anumang klase ng dilubyo sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga pangriyan naming Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat Panginoon dahil ipinapaalala niyo sa amin ang mga posibilidad ng trahedya sa hinaharap na walang makapagliligtas po sa amin kundi ang aming Panginoong Hesus lamang. Tulungan kami Panginoon na mas makilala ang aming sandigan at proteksyon at makita ang sobrang pagmamahal niya para sa amin. Dahil ang mga nangyayari sa aming paligid ay hindi para sa amin na katadhana, kundi kami Panginoon ay nakatadhana na manahan dyan sa langit na bayan kasama po ng aming pamilya at ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat Panginoon sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin. At naway patnubayan niyo po kami at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.